palakpakan natin ang ating presidente. Dahil meron na naman siyang magandang ginawa kanina. Hindi lang ginhawa sa mga commuter, magbubukas din ng maraming trabaho ang Metro Manila Subway Project. At ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, malaki ang maitutulong ito para iangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga bumabiyahe. Saksi, si Ivan Mayrina. May tuturing na hakbang daw ito tungo sa katuparan ng 50 taon ng pangarap na magkaroon ng subway system ng Pilipinas. Ngayong hapon, pinirmahan ang kontrata para sa apat pang istasyon ng Metro Manila Subway Project sa Quezon. Ayan ha, yung proyekto uli ni Pangulong Duterte, ayan na siya, nakikipirma na. Palakpakan. Hindi, kasi kayo naman. Dagdag namang mga ano yan. Yung subway, ang proyekto ni Pangulong Duterte. Yung proyekto niya, yung istasyon ng subway. Salamat, PRRD. Pero ibigay din natin, ha. Salamat din kay PBBM. Dahil ang galing-galing niyang pumirma. Ano, totoo. City, pati mga tunnel na magkukonekta sa mga ito. Ang East Avenue, Quezon Avenue, Anonas at Camp Aguinaldo Stations. Pupondohan ng dalawang kontrata ng kabuang 49 billion peso sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Bukod sa ginhawang dulot nito para sa mga commuter ng pinakamalaking lusod sa NCR, malaki rin daw ang benepisyo ng subway project para sa kalikasan. As an environmentalist, I'm especially thrilled because I believe the MMSP is among the... Hindi nyo naman ako ni-ready. Hindi nyo ako ni-ready. Nagulat ako dun. Si Ann Haruto, nagsisalita na naman, ho. Best responses we can have to the global climate crisis since it greatly reduces our dependence on fossil fuels. Libo-libong trabaho ang malilikha ng construction ng Metro Manila Subway Project. At mas marami pa ang malilikha kapag ito'y operational na. Ang mas mabilis, ligtas at mas maasahang transportasyon, malaki raw ang maitutulong para iangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga taga Metro Manila. We will reduce the terrible stories that we hear of people who do no longer see their children because they come home at the 1:30 in the morning and the children are asleep. They have to wake up at 4 o'clock in the morning to get back on the bus to the fight with the traffic coming back to work. And that the subway and all our public transport systems will be able to help and to remedy. So the quality of life in the city should improve significantly. 33 kilometers ang haba ng Metro Manila Subway Project na tatagos mula sa Valenzuela. Ang lalim nun, ano? Ang lalim na realization nun ng mga paggaling daw sa ano pa, gigising na maaga, tapos sa subway, ang lalim. Nalaliman ako dun. Hindi, ang lalim nun, ha? Isipin nyo, sinabi niya, isipin nyo, ang lalim nun. Medyo mahirap matarok yun, ha? Hindi simpleng bagay yun, ha? Ulitin natin, ha? Metro Manila. We will reduce the terrible stories that we hear of people who do no longer see their children because they come home at the 1:30 in the morning. Naksa. So, mababawasan daw yung mga istorya na kung saan hindi nakakauwi yung mga magulang at nakikita yung kanilang anak dahil sa traffic. At ngayon, makakasubway na. The best. And the children are asleep. They have to wake up at 4 o'clock in the morning to get back on the bus to the fight with the traffic coming back to work. Galing. And that, the subway and all our public transport systems will be able to help and to remedy. So the quality of life in the city should improve significantly. 33 kilometers ang haba. Di ba? Galing ano? Kunwari tanso ako, kunwari lang. Medyo isinasa puso ko lang yung pagiging tanso. Kunwari tanso ako. Ha? Ang galing ng presidente namin. Ang talino. Ang galing talagang na-explain niya. Oh, yung mabahagi ng subway.
ang subway ang makakalutas sa problema ng transportasyon. The best talaga ang presidente namin. Pinaka-the best talaga ang presidente namin. We... Sino makakaisip niyan? Pumirma? The best talaga. Ang Metro Manila Subway Project na tatagos mula sa Valenzuela hanggang sa Bicutan sa Paranaque. Kapag nagsimula ang operasyon nito, mahigit kalahating milyong commuter ang maseserbisyohan kada araw. At ang biyahe mula Quezon City papuntang Naiya. Hindi, ito kasalanan din kasi ng ano ito, ng DOTR. Hindi man lang sinabi na kung ilan ang... Kasi dapat may data yan eh, di ba? You will present the data. Ilan ang maseserbisyohan, ilan ang mababawasang oras ng traffic. Dapat full data eh, di ba? Yung sinabi lang, hindi. Tama pa rin. Kunwari nga, tanso na lang ako, kunwari. Oo, galing, di ba? Oo, hindi na kailangan yung data. Ang importante lang, makauwi ng mabilis ang mga kababayan natin dahil sa subway. Hindi, ganun lang naman ho kaano yun eh. Ganun lang naman kasimple yung sinabi. Ang subway, mapapabilis ang pag-uwi ng ating mga kababayan. In English lang. Galing talaga. Higing kalahating oras na lang. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Ha? O ayan ha. Mga tanso ha, pinapalakpakan ko ang ating Pangulo ha. Bakit? Ang galing ng speech niya, mukhang matalino. Ang galing ng kanyang pagpirma. O di ba? The best talaga yung presidente. O yan ha, pinalakpakan ko na ha. Di bagay sa iyo pagiging mababaw na vlogger. Hindi ko nga maano eh. Kasi parang... Sige na nga. Hindi ako, ito lang naman. Sana sinabi niya yung mga data na ilan na mabibigyan ng trabaho. Pag pinresent mo kasi yung isang project, dapat kumpleto eh. Ilan mabibigyan ng trabaho, ilan ang mababawas na oras sa pagkukommute. Kailangan may total ka eh. Ngayon, ang total commuting hours ng mga Pilipino ay ganito. At pag nagkaroon ng subway, ganito na lang yan. At the same, maraming ano eh, pwede mong ilan ang sasakyan na nasa kalsada at dahil sa subway, mababawasan yan, magiging ganito. Hindi, yun lang naman, eh kung gusto mo lang naman talagang ipaliwanag. Pero kung gusto mo lang mababaw na paliwanag, giginhawa ang mga Pilipino. Yeah, pwede na yun. Pala na kayo mag-isip. Kayo naman. Pinag-isip nyo pa. Pinahihirapan nyo pa. Huwag yun ang pahirapan. Ayan na nga eh. Pumirma na nga. Gusto nyo pang pag-isipin. Huwag na kayong ganun. Ha? Huwag ganun ha. Ay nako. Mhm. Eto.